binabanas, nag-iisip, hindi mapakali. Buong katawan puno ng sugat, tumutuklap. Animoy nagbabalat na ahas, naghahabol hininga, kailangang mapag-isa. Ganito ang buhay ng batang ito, araw, gabi. Sa murang edad, ganito agad ang sinapit niya. Nakikipagpatintero para sa kanyang buhay. Sabi ko tutuloy, kung ako lang may sapat na pira, ikaw ay pagagalingin ko na, ay wala ka. Nasasaktan. Napapagod. Bago masigayang, oxygen, oxygen. Hindi ako makahinga, hirap na hirap ako. Minsan nag-iyak na ako sa mga anak kong iba na kung maari ay pag wala nang ikarga ng oxygen niya, nagasabi talaga ako na tulungan. Tulungan siya. Nahihirapan. Pero ito, patuloy na lumalaban. Nung beses na siya nag-bypass, nung una 2 hours, nung huli 6 hours na, buti may oxygen kami basta. Kung wala kami oxygen, wala na yun. Siya, si Jacob. Sa lahat ng gamit sa kanilang bahay, ito ang pinakamahalaga, ang oxygen. Anong pangalan mo? Jacob po. Jacob? Martel po. Ilang taon ka na? Ano po? Siyam po. 9 years old. Kwento mo naman sa akin, paano ka nagkaganyan? Saan nagsimula yan? Ano po? Pung... Ano po? Tapos? Nagkaganyan po. Panganay siya sa magkakapatid. Anong pakiramdam mo? Hindi ba makate? Mabanas? Yung po, mabanas. Tapos? Pwede po ako naiinis. Pag mabanas, naiinis ka. Butot balat na si Jacob. Nagtutuklapan ang buong katawan. Si Jacob po, 9 years old. Nung nag-umpisa yung sakit niya sa bungang araw, unang lumabas sa dibdib. Ay, sa likod, tapos sa dibdib. Tapos, nung huling-huli, sa ano na, sa ulo, yung huling-huling tumubo sa kanya sa ulo. Nasabi sa amin sa ospital, ano daw, ng tigtas. Tapos, pinagamot namin siya sa PGH, pero wala pa siyang komplikasyon sa baga, tsaka sa puso niya. Nung sa PGH, ang sabi nila, ng ano, na kaya, mainit yung pakilasa niya at nagganyan yung kulay niya, gawa ng ubos na yung gas sa katawan niya. Kaya nakaubos kami doon ng 29 tanks na oxygen hanggang dito sa bahay nung pagkaling ng Manila. Anong grade ka na sana? Ano po, grade 3 po na sana po. Tapos, hindi ka na nakatuloy ng pasok? Bakit? Sito na sa sakit ko. Matalinong estudyante si Jacob. Honor student. Katunayan, ito ang kanyang mga parangal at medals. Pero ngayon, hanggang tingin na lang muna. Tumigil kasi siya sa pag-aaral. Dati po, ganito yung itsura ni Jacob. Sobrang laki ng pinagbago niya. Anong pangarap mo? Piloto po. Piloto? Bakit? Yung pong gusto ko eh. Para? Ba't gusto mo maging piloto? Gusto ko makarating sa langit. Pero pati ang kanyang pangarap, tigil na din muna. Jacob po ay isa ring honor students at sana po matulungan natin si Jacob dahil gustong-gusto na rin po bumalik si Jacob sa pag-aaral. Napatigil lang po si Jacob dahil nga sa kanyang kalagayan.
dahil mas matinding hamon ang kanyang kinakaharap ngayon. At habang nasa kalagitnaan ako ng interview, halos habol hininga si Jacob. Alalang-alala ang kanyang nanay at lola. Kaya pinagpahinga muna namin siya. Sa lang center naman yung kanyang baga nga, sabi ng karoon doon ng tubig. Pero hindi ako nagpayag na lagyan siya ng tubo kasi mahirap pag may tubo eh. Tapos yan na, nagtayo-tayo ng ganyan, binayop si Chet ng walang anesthesia ang lumabas, echinoid dermatitis daw. Pero hindi pa nila alam kung ano yung gamot sa kanyang balat. Yung lang mga pamahid-pahid, sitapil, sabon, ganyan lang yung gamot niya ngayon. Sa ngayon, kasi hindi pa kami nakakapag-check up ulit. Ilang ba na po na ganyan siya? Nine months na. Dapat siya ay monitoring talaga siya sa ospital, kaya hindi pa kalabas na lockdown. Dahil sa lockdown, hindi na ulit namomonitor ang kalagayan ni Jacob. Lalong mas mahirap. Hanggang ngayon, nag-oxygen pa rin po siya. May oxygen kami niya sa akin. Ano kami, sa loob na isang linggo, dalawang beses, tatlong beses kami pa kami. Magkano po yun? 700. Yung tangke, 10,000 ang hiram namin. May bayad, tapos yung regulator po. No? Sa nyo lang, pwede ganyan. Pero yun, ayano lang. Karga lang. Gano'ng kadalas mo ginagamit yan? Sa bawat gabi. Bawat gabi talaga? Oo, basta pag hinihingal siya ng tudo, kasi pag hinihingal siya, pag sa gabi kasi para doon hinihigit yung balat niya, tapos yung dibdib niya, tapos minsan may hangin na ano doon sa puso niya, nilalagay mo ng oxygen. Yun na, nakakatulog, pero nakaupo siya matulog, hindi siya nakahinga. Sa oxygen na ito, nakasalalay ang buhay ni Jacob. Mabigat sa bulsa dahil gabi-gabi, kailangan niya ito upang mabuhay. Upang lumaban sa buhay. Sakit po ng anak ko, hindi naman nakakahawa. Kasi kung nakakahawa, sana lahat kami nakahawa. Kaya kayod kalabaw ang kanyang tatay sa pagtatrabaho para masuportahan siya. At ang paliwanag kung bakit siya nagkaganito. Yung paliwanag po sa amin ng dermatology sa PGH, yung sakit niya daw po nakuha sa yung chemical na nahukay, na-expose siya doon, hindi niya kinaya. Sa tingin niya? Sa Bulacan? Oo, yun yung nagpahinaan ng immune system niya. Saan ba kayo malapit po doon? Saan rapet? Factory ba malapit siya? Oo, yung ginagawa ng factory. Ah, kaya doon niya nakuha? Mahina yung keratin at melanin ng balat niya. Hindi niya kinaya. Doon lang, tapos yung komplikasyon ng baga niya, gawa sa balat. Hindi naman nahawa. Isa po sa diagnosis ng kanyang doktor, galing po ito sa dermatology, ay meron po siyang echinoid dermatitis. Ngayon po kasama ko si Jacob at kung makikita ninyo, sobrang laki pa yung pinagbago niya dahil sa kanyang sakit na to na skin disease. So ito po ipapakita kayo picture niya dati. So ito po si Jacob at ito na po siya ngayon. At ayon po sa kanyang mga kapamilya, si Jacob po ay grade 3 na dapat sa pag-aaral. Kaso nga, pabalik-balik siya dahil sa kanyang sakit na ito. So, ngayon po, nandito po ako para din, syempre, humingi rin po ulit ng tulong sa inyo. Tulong po para sa vitamin si Jacob. Ganun na din po sa pagpanggatas niya. Kasi po, sa mga panahon ito, mas kinakailangan po na magpalakas at magpataba si Jacob para muli pong madala ulit sa ospital. Kailangan niya maibalik sa PGH para maumpisa yung treatment niya. Pero kailangan din siyang tumaba pa para makayanan niya yung treatment na gagawin sa kanya. Ako'y naaawa sa aking apo. Ay hinihingi ko po ang tulong niyo. Tulungan niyo po kami na sana siya bumalik na. At na makapag-aral na, kawawa na. Sa makakapanood po sa amin, sa vlog ni Sir Art, sana po matulungan nyo kami. Yung unang pangangailangan po ng anak ko, vitamins, gatas, tapos pagkain, para po tumaba siya, tapos maumpisa nyo kanyang treatment sa PGH. Saksi ako sa kalakasan ng bata. Masakit makita na sa murang edad, isa siya sa mga batang maaga pa lang ay hinahamon na ng kapalaran ng buhay. Ayon sa diagnosis kay Jacob, meron siyang sakit na echinoid dermatitis at acute pulmonary conjunctivitis.
Dama ko ang hirap at kung paano pinapatatag ng kanyang sitwasyon si Jacob. Sinasakripisyo ng kanyang mga magulang ang lahat. Mabuhay lang nila ang kanilang anak. At alam ni Jacob yon, kaya patuloy niyang nilalakasan ang kanyang loob sa matinding hamon na ito. Atin siyang damayan upang gumaling na siya ng lubusan. Iligtas natin siya sa paghihirap na matagal na niyang pinapasan. Ipadama natin ang pagmamahal natin sa kanya. Sagot mo ito muna sa akin. Sana ako magaling akong panggamot. Sa vitamins, gatas, sa pagkain ko. Tulungan natin si Jacob. Para sa mga nais tumulong, ako po si Art Balleras. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, DJ Art Vlogs.